Oh, tumali pa yung door. Oh. Uy! Oh. Ang ganda. Sino ba si JC? Doon tayo sa kabila. Nandyan yung master installer. Made in Ukraine. Ukraine? What's up guys? Welcome back to another vlog. I am here with my dad right now and may gagawin tayo kay Project Raize. Ano mong lalagay natin kay Project Raize? Obviously, kakabitan natin ng sound system. Bakit? Kasi tunog lata eh. That one I can agree with kasi nga you guys know that the Raize is not really a premium car. The sound system is not bad naman but also not good. So andito tayo ngayon to improve the car audio of the Toyota Raize. Ano ba yung meron natin dito? JBL, di ba yan yung ano? Yan yung wrestler sa WWE? Si JBL? Club 602C. Teka, yung iba JBL din. Complete set yan. Ah. This one is Club 622. So ito yung front speakers, okay, I think. Front speaker, kasi ito yung tweeter. Yung rear speakers natin. Then we have an amplifier. Amplifier, and aside from that, meron tayong itong nasa malaking box. It's JBL Bass Pro Hub. Wow! Bass Pro Hub. So, you guys are wondering bakit ganito yung shape ng subwoofer na to. It's because this subwoofer actually goes dun sa may spare tire area banda. So, this fits just inside the spare wheel. Okay, ilalim. Oh! Okay ah. So, parang baliktad yun ano siya, yung speaker. Are you sure? Ayun o, nandyan yung ano. Are you sure or are you guessing? Yes, baliktad siya. Sure ka? Sure ako. Sure? Oo, sure. Mamaya may viewer na magalit dyan, mali-mali yung sinasabi mo ah. Edi, correct me if I'm wrong. So you guys can get a better idea where we are kasi may mga trophy dito. And may mga certificate, ewan-ewan, from the European Mobile Media Association. Yes. Heavy hitter to when it comes to, ano. Sound installation. Oo nga, yeah. Okay. Ito, check naman natin so, to. So, wow. Ito yung crossover. Ilan yan? Dalawa? Dalawa, one on each side. What is this? No? These are some kind of parang ano, foam pads. Foam. Basically, kompleto lahat ng hardware dito. So when you buy this kit, I think kailangan mo na lang talaga is installer kasi parang straight up bolt-on na siya na. Pero napansin ko, kasi matagal na rin ako nagpapakabit ng mga sound system eh. Itong JBL na to, ang galing nila ngayon. Oh. Meron na silang ganyan, mga pads. So this one, ilalagay mo dyan, nandito yung tweeter mo. Pwede mo na siya galawin. Parang you can position the mapoposition mo na yung ano, the tweeters. Yung tweeter. Okay, mapapansin niyo bakit wala dito yung tweeter. Kasi yung tweeter, pina-customize natin doon sa pillar ng Raize. So, ito na yung tweeter pads natin. So, actually, iniwan natin yung stock na tweeter housing para magawa nila into this which integrates the JBL Club 602 na tweeters to this custom housing. So now, it looks very OEM and kala mo talaga. Kala mo. Stock. OEM. OEM. Yeah, very, ano. Wait, i-reveal na ba natin sino gumawa niyan? Ha? Kasi nakakahiya naman, nandito tayo sa building niya, tapos hindi natin sinasabi niyo. Mamaya na, pag nandito na yung may-ari. I think this is very important. You guys see this gold sticker over here? Hologram. Itong gold hologram na yan. If may ganyan yung binili ninyo locally, alam mong legit. Kasi meron iba, walang ganito. Pag walang ganyan, eh... It's either parallel import o baka... Hindi, baka fake na yun. Oh, kasi dapat may gold yan eh. Saka ito, may 1-year warranty pa to. From factory defects ah. Pag ninat-nat ng daga, ng aso... Si Tom and Jerry, di ba sinasabi nila, gagawin ni Tom and Jerry bahay yung ano, under tray ng Raize? Ayan, pag kinagat yan ni Tom and Jerry, wala na. Eh. Wow! Club 602C. Oh! Okay siya! As in, meron na siyang parang ano dito. What do you call? Parang protective ano. Diba? Cover. Yeah. Ano yung lalagay dyan? Ito. Ah, yung chiclet na ano. Ito. Yan. Flex. Yan ang flex. Oh, JBL. Bang. So, makikita natin later how big this magnet is versus the stock magnet. A few moments later. 5 minutes. 5 minutes later. Grabe talaga tong shop na to, guys. Wala pang 5 minutes. Actually, andito na bigla. Parang magic.
Check nyo guys sa JBL, ito yung magnet to. Oh, ito yung magnet check ng sa. Oh! Saan? Ang liit! Oh my! Parang may nakapalibot na rubber band lang. Ito guys, so for comparison, nasa harap na yung stock, pero mas malaki pa rin yung itsura ng JBL. Talagang... Yeah, saka yung... Ayan. Diameter. Uy, pwede ba ipatong yan? Magnet yan. Baka masira. Uy, wag nga. Baka masira. Ayan. Anyway, guys. Ang layo ng difference. So, I think we'll be able to hear that sa audio. Sa speakers. Pag na-install na to. Club 622. These are for the rear doors. So, the difference na to, guys, with the front speaker. Yung front speaker kasi, speaker lang siya. This one, speaker plus may tweeter sa gitna. So, coaxial siya. And then, ito naman yung amplifier, because of course good audio needs good amplifiers for good power. Let's go down. Let's go. Oh, tumali pa yung door. Kasi pag nakalock, buti hindi ka nabangga dyan. Ito ba yung CR nila? CR reveal nga natin yan. CR reveal. Oh, uy! Ang ganda! Parang hotel. Wow! Okay dito guys. Quality audio and quality CR. Wait, so sino ba? Nasaan ang shop ba tayo? We keep show. Baba tayo para malaman natin kung kaninong shop. Oh, sige, let's go. Pwede ka mag-yoga dyan ah. Oh? Ayan yung opisina niya. Ma-spy nga natin. Nafe-feature sa newspaper tong shop na to ah. Sino ba yan? Pati yung mga cars dito sa baba. Maganda. Ayun. Sino ba yan? Oh! Nandito tayo sa JC Car Audio. JC Car Audio. Sino ba si JC? Project Raize. Project Raize is here, guys. And who is this guy? Ito si JC Audio. Oh! Yun. AKA Tao. Ito yung shop niya. Oo nga eh, sobrang ganda. Wow. Sila ni JC Car Audio guys. They do mga premium audio. Talagang sobrang galing nila. And ayan, may ISF dito. Ayan. And they're currently working on Project Raize. Ano ba yung ginagawa nila ngayon? Wala, binubugbog. Hindi, ano to? Sound deadening ba to? Oo, sound deadening. Ah, so maglalagay pala tayo ng sound deadening. Wow. Magaan? Sige, papabuhat niya. O nga, no? Parang papel lang. Ha? Ayos, ha? Made in Ukraine. Made in Ukraine? Ukraine? Buti nakakarating pa. May gera doon. Baka bulletproof din to. Oh, pwede. Pang-gera. They're putting one on this area. And meron din dun sa loob and all. So why do you need sound deadening? It's so that mas maganda yung tunog. Parang, solid siya. Oh, parang... Hindi tunog lata. Doon tayo sa kabila. Nandiyan yung master installer. Master installer? Oo, nandito. Oh, okay yung name na yun, ah. Master installer? Master installer. Oh, si Oli. Kapatid ni Tao. Oh, ayun. So they are brothers. Yeah, siya yung master installer. I see. Okay, si Tao naman, master tuner. Master tuner. EMA champion yan, every year. EMA champion every year. Ano ba yung EMA? European Mobile Media Association. Yan na yung pinakamatindi na... Sound competition? Yes, sound competition. Dati, during the 70s, 80s, it was... Ang uso nun, Ayaska pa eh. Wala na. Wala na yung Ayaska ngayon. So, ito guys, yung spare tire ng Raize. Binaliktad namin siya. Kasi dito ilalagay yung subwoofer. Literally sa gitna na. Akala natin tatama yung mukha ng mats. Oh, hindi ba? So ayun, sakto to. Diyan na lang ipapatong yung subwoofer. Fun fact, parang styrofoam lang yun na sa ilalim. Bakit ba JBL yung ilalagay natin sa Project Raize? Para ano, OEM tayo. Alam mo bakit OEM? Kasi ang JBL is an accredited audio supplier. For Toyota for models. Lahat ng company pwedeng ganyan. You have to get your accreditation from Toyota mismo in Japan. If I'm not mistaken, yung Corolla Cross dito na model, ang kasamang speakers niya from the factory is JBL. Oh. O yan guys, so pag naka-Raize kayo or naka-Toyota kayo in general, you might want to consider going JBL na rin kasi nga it's accredited by Toyota mismo. You can never go wrong with that, you know, that
system. Saka, ang maganda rin sa JBL, marami siyang range ng speakers. Yeah, depending on your budget eh, no? Depende sa budget mo. So, magkano ba itong sa atin? Yung front speakers, price yan is 7,380. Ang rear speakers naman, ano lang siya, 4,100. Yung ano amplifier? Lang? Okay, yung original amplifier natin dapat na gamitin, yung club, is 11,970. Pero hindi na natin siya, gagamitin yun hindi eh. Hindi siya compatible eh. So, ang gagamitin natin, another model na actually, mas okay ito, mas mura. Oh, magkano yun? 10,985 lang. Oh. Yung base pro na yung spare tire subwoofer, ito medyo matindi kasi specialized siya. This one is 27,870. Meron silang JBL din na ano, tinatawag na underseat na sub, 16,230. Yeah, it's a difference of almost yan. So, 10K. So guys, you're paying 10K more para lang yung subwoofer kasya sa spare wheel. Next morning. Hello. Kita naman kay Diego. Oo nga eh. Magkasama yung kotse namin ni Jiggy, oh. Hello, bro. Shout out to Carspiration. First check with the Raize, with the audio upgrade. Check muna, bumigat ba yung pinto? Parang halos same lang. Magaan lang yung sound deadening. Tapos yung speakers, hindi mo makikita, pero nakatago siya dito sa loob. Pero ito yung malinis kasi sila ni Tao from JC Car Audio were able to fabricate this by themselves. And now it looks OEM. Pag nakasara, ayan siya oh. Oh, di ba? Looks really clean. Parang mas solid na ba siya sumara? Parang refrigerator na. Kasi yun, we're still using the stock na head unit. So check natin yung sa trunk. Tara! They put this sound deadening material over here. Lightweight siya. And then ito yung Base Pro hub na subwoofer in between the spare tire. So very convenient siya kasi pag sinara mo to, hindi mo masya makikita, pero naka-subwoofer ka pa rin. Maganda yung audio system mo. And ayun. Oh, there's something inside. Ano kaya to? Ah, so mayroon siyang pang-tune ng gain, bass, low-pass filter, tsaka phase. Okay ah. So you can tinker with the settings to the sound that you like. A few moments later. What's up guys? Project Raize is finally home. Buti na lang talaga naka-lift yung Project Raize because we had to cross some floods on the way home kasi sobrang lakas ng rain today and I have no idea why. So anyway, Project Raize is back, so let's do a sound test. So super thank you to JC Car Audio kasi sila yung nag-install ng lahat na to. Kailangan natin gamitin is copyright-free music, of course. And the music that I'm gonna be using is from this playlist on Spotify. So guys, that was the sound test of Project Raize using the JBL Club speakers and of course, the subwoofer that's mounted to the spare wheel. So let me know guys in the comment section below what you guys think of the quality of the sound test. So I hope nag-earphones kayo, no? Kasi I used the camera with the mic to really capture the sound. I tried my best. The stock speakers of the Toyota Raize, even this top-of-the-line turbo variant, isn't actually that good. Itong
JBL na club speakers is actually an entry-level speaker sa JBL lineup. It's the more affordable version, and it gives you this package that sounds really good for what it is. If you guys wanna purchase your own JBL club speakers for your Toyota Raize or even for your other cars, just contact JC Car Audio sa Facebook page nila. The link is in the description box below. And then I'll also include na rin yung social media ng JBL so that you guys can browse through their complete lineup. Whatever is fit for your car, whatever you're interested in, it's all there. So yeah, this concludes my vlog. I hope you guys enjoyed. Finally, na audio upgrade na rin natin yung Project Raize, and I can't wait to see what's next. So I'll see you guys in the next vlog. You guys take care. Goodbye.